Magandang umaga sa inyo mga kapalaboy. Andito tayo ngayon sa kamatis farming namin. So makikita niyo lahat dito, almost 10,000 na mga puno ng kamatis. Ayan, napatayuan na natin ang trellis. So ang trellis na to, nabili lang namin, mura lang, siguro mga 2 pesos kasali na yung tracking. Bawat trellis. So nakikita ninyo, after 2 weeks ito na nangyayari after transplant, ito na yung kamatis natin. So ganyan kabilis, no? So na mga siguro after 3 weeks magsa-start na siya mamulaklak, or 2 weeks. Hopefully by next month mamunga na siya talaga. So by end of May, June, or June katapusan, or first week ng July, pwede na tayo mag-harvest. So ayan ang aming kamatis. Sa araw na to, mag-aabuno tayo. Kasama natin sila, mga tropa. Ayan. So after natin lagyan ng abuno, ayan. So is magsasadol tayo para matakpan yung abuno, para pag mabasa ng ulan, doon lahat mapunta sa puno niya. Ayan. Oh, ganun lang oh. Ganun ang pagsasadol oh. Papunta sa puno ng kamatis. So ayan, nalagyan na din ng trellis. Ito. So next week maglalagay tayo ng astrobag para sa support ng kamatis. Itong kamatis natin. Mga more or less mga nasa 10,000 pieces, dalawang can ng malalaking ano, malalaking lata ng Diamante Max F1 powered by S2S. Ayan. Ayan o. Magkano mag si Sarge. Ayan. Ayan. So papupuntahin nyo yung lupa dun sa ano, para yung nutrients ng abuno matatakpan diyan na mapupunta sa loob. Pag nawasa ng ulan, doon siya matutunaw malapit sa mga ugat niya. So makukuha niya lahat yung mga nutrients. So yan si farmer hero natin, si Tuto Luspo, mula dito sa bayan ng Pulumulok. Ngayon araw nag-spray siya ng para sa fungicide tsaka insecticide. So yan, tsaka para mamulaklak na din yung mga kamatis natin. So itong kamatis na to dito, siguro mga dalawang can ng ano, Diamante Max F1 S2S. So yan, pag nag-spray siya ganyan lang. So katapos namin ng basag, no, yung nag-abuno kami. Tapos ng abuno, tatakpan mo siya yon, paikutan mo ng lupa. Para yung abuno, hindi siya matunaw sa hangin, hindi masayang. So yan. Sa araw na to, maglalagay tayo ng tying astrobag sa first stage ng kamatis. So ito na yung kamatis natin, no. Malaki na. So nag-start na mamulaklak. Yan na. Kita nyo. Ayan. Ganyan, maganda yung kamatis natin. Nalaki na. Hopefully next month katapusan, mag-harvest na tayo. Sundan natin si Sarge. Pakita namin sa iyo kung paano ulit mag lagay ng astrobag o yung support natin sa kamatis. So nilalagay yung support sa kamatis para hindi siya matumba,
So sa first stage, yun ang nilalagay. So sa tingnan nyo, may start na siya bulaklak. Yan, may bulaklak na. Oh, may mga tatlo, apat. Dami na. Sa kakatapos na kasi namin maglagay ng abuno. Yan. Buti at umulan kahapon, malakas ang ulan, basang-basa yung lupa. Ayan, lalagay na si Sarge. Kita nyo. Ayan, paano maglagay na astro bag. So, kaliwaan, kabilaan. So, ikutin. Ikutin nyo sa trilles para malakas. Hatak, yan. Naayos nyo lang yung ano. Ayan, ikot. Tapos, higpitan para mahigpit yung kapit nya. So, para hindi masira basta-basta. Ayan. Ayan. Ayun, ikot. Tapos, yun lang kasimple. Ikot. Tapos, higpitan. Tapos, hila. Bila ulit. Ayan. So, maganda pag ganitong wala masyado pang araw. Hopefully, siguro baka mamaya ulan ulit. So, mabasa yung lupa natin. Maganda. Tuloy-tuloy lang. Yung sa kabilang, kita nyo yung sa kabila, yan yung ano, yung siling labuyo. Pero sobra isang taon na yan, kaya pinabayaan na lang muna. Ayan. So okay lang na may siling labuyo, kasi yung siling labuyo nila may sakit yan, tawag na anthracnose. So okay lang kasi yung kamatis, iba yung sakit ng kamatis sa sakit ng mga sili. Oh, mga kapalaboy, ito na. Pabalik na tayo. Yan. Kabilaan ng puno ng kamatis. Yan, yung makita nyo yan. Higpitan. Kabila, oh. Ipitin siya sa gitna para hindi siya mag... Kung pupunta siya sa kaliwa, may support siya. Kung pupunta siya sa kanan, may support siya. So, hindi siya matutumba basta-basta. So, ito yung first stage lang natin. Ang second stage natin, siguro... Second stage natin, Sarge, ano ilagay natin? Twine na, Sarge? Yung twine na itim na or blue. Yung mga nagamit namin last time dun sa kamatis namin na isa, gagamitin namin dito kasi pwede pa yung gamitin, hindi pa naman sira. Kaya ma-reuse nyo para less ang gastos nyo. Masayang ba i-reuse nyo yung mga pwede pang gamitin na ano, na mga gamit tulad ng mga kahoy. Yung ibang kahoy, i-reuse din namin yun. So ayan mga kapalaboy, update lang tayo ulit. Yan. Tuloy-tuloy lang, op. Higpitan. Ganun. Magandang araw sa inyo mga kapalaboy. Dito tayo ngayon sa farm. So, naglalagay tayo ng second na astro bag. Yan. Para support natin. So, maganda yung panahon kasi malalaki na yung mga kamatis natin. Ayan si Tutulos po, yung master hero natin dito. So update lang natin ngayon yan, ginagawa nila. Astro bag. After nito, second stage. Third stage, mag-twine na tayo, single twine. Kasi medyo malaki na yung mga kamatis, baka matumba. Among tama lang. Ikot, ganoon, higpitan, tapos ikot lang ulit. Ikot, higpitan. Ayan. So, kaliwaan dapat. Sa second stage na yan.
So, ingat kayo palagi mga kaplaboy. Trip. Good morning sa inyo mga kaplaboy. Mga totoo mga Inday. Kaway-kaway sa ating lahat dyan. So, today, update natin sa kamatis natin. Ito na, may mga bunga na sila. Malalaki na. Ayan, kita nyo. Ayos. So yun, dito na. Lumalakas na yung ulan. Ito na nangyayari. Update natin, natutumba, hindi nakapasok sa ano, trellis. Sa twine. So yan. Maganda yung tubo ng kamatis natin. Ayan, nabubulaklak na. Marami na mga bulaklak. So ayos,